Ito, baka subukan natin una tayong mag-announce dito. Hindi pa man natatapos ang Senate and Congress. Mainit pa rin usapin kung sino magiging bagong speaker ng Kamara. At para talakayin niya, iba pang issue sa magtatapos sa 17th Congress, makausap natin si Negros Occidental 3rd District Representative Alfredo Albi Benitez. Kong, welcome sa unang balita, sa unang hirit. Good morning. Good morning, Egan. Unahin muna natin, magtatapos na. Kasama mo magbababay din si Speaker Gloria Arroyo. At anong maituturing ninyong pinakamalaking accomplishment? Ilang buwan lang siyang naupo bilang speaker, di ba? 54 sessions siya. No? Okay. So siguro mga ilang buwan lang yun. No? Uh-oh. So, pero kung titingnan natin, siya may pinakamaraming napasang batas. Mm-hmm. No? Doon sa kanyang short stint as speaker, mm-hmm. no? About 250 laws were passed. Mm-hmm. At doon sa report ng Committee on Rules, 2,500 bills ang pre-process ng ating Kamara. So napakarami yan. That's almost about 46 bills per day. Ano yung medyo dapat tandaan ng tao na mga panukalang batas na naging mahalagang batas dito, Congressman? During sa speakership niya, napasa ang Bangsamoro Act. Okay. No? Ang National ID Act. Okay. Ang Universal Healthcare Act. No? So ito ang mga matitibay na batas na napasa, ang Department of Human Settlements na malapit po sa akin yun. Diba? So ito, napasa na rin. At marami pa, no? 250 nga ang batas na napasa. May nakita naman ba kayong pagkukulang? O yung pagkaantala ng national budget? Paano kayo naiwasan sana yon? Well, yun ang isa siguro na nakapag medyo hindi maayos ang paggawa nung budget natin. Mm-hmm. Pero kung titingnan natin naman yung mga nagawa niya, no, particularly yung work ethics ng ating speaker, no, at ating pangulo, kilala siya as very hardworking. Okay. At kami dun sa Kongreso, pag nagkakaroon kami ng committee hearing, talagang gusto niya matapos kaagad. Hindi niya pinapabayaan na lumagpas pa ng the next day or the next week. Oo. Gusto niya tapos kaagad. So lahat ng mga resource person na tinatawag doon sa mga committee, kaya talagang ginagawa niya ng paraan para matapos at hindi na tumagal. Okay, nangyari sa 17th Congress yung, eto nga, pinag-usapan natin, controversial na kudeta, kung saan napatarsik si dating Speaker Alvarez at pumalit nga si Speaker GMA. Sa tingin niyo ba yung naging pagbabago ng leadership ng Kamara, nakabuti po ito? Well, always ang speakership is presidential preference. Okay. No? Talagang nagiging choice yan ng Malacanang, mm-hmm. kung sino gusto nila. Nakita po natin na nagkaroon ng mga konting pag-ibang preference sa mga ibang kandidato o ibang mga kongreso, congressman, kaya po nagkaroon ng panibagong speakership. At ngayon nga, mainit pa rin usapin ng speakership. Nakaabang tayo kay Senador Manny Pacquiao ng PDP Laban. Kayo naman ay isa rin sa itunuturing ng malaking bloke sa Kamara o yung tinatawag na Visayan Block. May napisil na ba kayo? At yung sinasabi yung presidential preference ba, medyo hindi yun ang susundin ninyo at collective decision yan ng inyong ng bloke sa Kamara? Well, history dictates, no? Lahat ng pinili or preferred candidate ng presidente, yun ang nagiging speaker. Okay. In fact, ito nga medyo nakakaiba dahil tumagal po to. Usually sa pag-upo pa lang, alam na kung sino magiging after speaker. Election, no? After election, even before election, meron nang napipilian. Eh. Ito ang pagkakaiba dahil wala pang napipilian. Wala pa. Sa aming... sa bloke nyo. Sa bloke namin, no, napag-usapan. At sabi nga, kung hindi pipili ang presidente kung sino ang gusto niya maging speaker, boboto kami as a block. Okay. Pero napag-usapan din namin dahil sa July 22 pa naman ang botohan. Eh. Hindi pa mangyayari before that. May isang tatlong linggo pa mula ngayon. No? So magkikita uli kami sometime July para pag-usapan kung sino ang iboboto ng block. Okay. Pero may mga usap-usapan na lumalapit na rin sa inyo yung mga kandidato sa pagka-speaker at meron na rin na ipapangakong malalaking halaga ng salapi. Makukumpirma niyo ba yan, Congressman? Well, wala namang una-una sa akin wala, no? Oh, at sa mga membro sa mga membro na nakakausap ko, wala namang nagsasabing may ganun. Meron din, okay. Talagang ang isa sa mga katanungan talaga kung sino ang napupusuan ng presidente. Ayun talaga hinihintay niyo. Yun ang hinihintay. Pero kung kayo ang masusunod sa bloke niyo, sino ba ang anong karakter ang kinahanap niyo para maging
susunod na speaker ng Kamara? Well, unang-una gusto nilang magkaroon ng magandang working relationship. Sa Malacanang? Okay. Well, unang-una sa Malacanang. No? At sa pangalawa, sa mga colleagues. No? Hindi yung madaling lapitan, madaling pakiusapan ng mga legislations, mga pangangailangan sa mga distrito. Okay. Eh, yun ang mga isa sa mga hanapin nila. Okay. Hindi sa kinukulit kita, pero sabi ng Pangulo, ipinaubahin niya rin kay GMA yung pagpili ng susunod na speaker. Ano ba napag-usapan yun ni GMA? Well, siguro nasabi yan, kung hindi ako nagkakamali, kahapon po yun. Dahil may tatlo pong nangungulit siguro sa kanya. sa pagkakulit ng, kung sino nga ang pipiliin niya, pinasa na lang niya kay GMA para mawala yung pressure sa kanya. Mm-hmm. Pero kung titingnan natin, talagang kung papabayaan niya ang Kongreso mamili, magkakaroon ng free for all. Okay. Tama ba yung term sharing na si Alan Peter Cayetano muna bago yung talagang gusto ng Kamara? Yun ang una namin narinig, no? Na dahil ang balita nga napupusuan ng presidente ay naiwan sa dalawa. Okay. Si Senator Congressman Alan Cayetano at and, Congressman Lord Velasco. Ah, yung dalawa na lang so, na yun. Okay, merong, salamat. Kuro-kuro na magkaroon na lang ng term sharing. Okay. At dahil po hindi magkasundo kung sino ang mauuna. Okay. Dahil siguro iniisip na isa kung mauna yung katunggali niya o kalaban niya. Hindi na ibigay. Hindi na ibigay. No? So hindi sila magkasundo. Nagkaroon naman ng third candidate. No? Okay. Ito naman si Martin Romualdez. So abangan natin, doon sa mga nabanggit mong pangalan, yun na siguradong isa doon. Yun ang lumalabas na matibay na contenders para sa speaker. Sino doon? Yung tatlo. Ah, yung tatlo? Talagang so, pantay? Kaya nakikita natin sa mga lahat ng mga pictures, di ba? Parati sila magkasama. Oh. So siguro para ma-relieve ang ating presidente, sabi niya, pabaya ko na to kay Speaker GMA kung sino pipili. Si Speaker GMA, wala naman pong personal na napili na pinasasabi wala sa inyo. Siya wala siya sinasabi. So, okay. Hintayin na lang natin. Okay, pakibulong na lang mamaya. Maraming salamat, Majority Leader Negros Occidental Representative Alfredo Albi Benitez.